Binday Matek. Ito naman po, disassembly na naman po tayo ng Acer Aspire 381 board-32. Ganito po yung mga gusto mag-repair, ganito po yung pag-disassembly po niya. Screws. Ito naman po sa RAM. Pag po nagre-repair tapos nag-disassembly, palagi po akong nakabukas na po yung ganito na po, nakabukas na po yung sa screen. Ito po. Yan. Kasi pag minsan pag nagtanggal ka lahat ng mga screws tapos i-open mo tong unit from galing dito papuntang ganun, i-open mo siya, na-damage yung ito, yung sa screw, yung sa bottom screw, yung lagay, yung sa hinge, damage po siya. Kaya pag ako nag-open, lagi po na ganito, naka-open na po siya para pag pag tanggal ko ng case, katulad nito, tatanggal ko ng case, may natira pa pala. Tanggal mo ng case, ayan, kita mo na agad. Ayan, ito po yung nadadamage itong dalawang to. Minsan pag wala na screw yung sa yung dito, ito, pag wala na itong screw tapos nakasarado pa rin itong bezel mo, pag bukas mo, nadadamage to. Next pong gagawin natin ay tanggal yung battery. Nakatanggal na rin pala yung yung keyboard. Tanggalin ang lahat ng nakabit sa board para makuha nyo na yung board. Mga flex, speaker, yung sa wifi, wifi antenna, yung sa heatsink fan, and yung sa LCD, LBDS. Yung board. Okay. Okay na mga ka-tech. Alam nyo na paano mag-disassemble. Yung pagbabalik, ganun pa rin naman. Okay, thank you.